welcome back to our video. My name is Ken. Nandito tayo ngayon sa HQ class. Lunch break na kasi. Kama namin lunch break. Kaya kami sabay-sabay. Tapos may pagpunta pa kami project deal. Quick tour na lang din dito sa HQ class natin. Dito tayo ngayon sa first floor. Ngayon naakyat tayo papunta sa waiting area. By the way, ito yung pagmamalaki namin dito sa bagong HQ class. So makikita mo si Project Snake Eyes. Ako sa dyan yung waiting. Siwa show. Spring. Sa stairs. Yan. Tapos dito nyo makikita yung wall of fame. By the way, bago ka makakit, makikita mo pala dito yung future build natin na wall. Makikita nyo si Project LC200, Peso Pio, Project Tonka, Project Pyro, Project Iconic, at saka si Project Peso Pio. Yan yung mga isa sa mga nag-Peso Pio sa mga Manila Kusanod. So sa mga next mga pag-Peso Pio, for sure mananagin nyo. Pag-akit na pag-akit mo dito sa second floor, kita mo yung ongoing na gawa. Nalito yung display natin ng wheels. Over 100 design na makikita mo dyan. Itong mga bang wall na to, soon magkakaroon ng BFG Autobot wall dyan. Sa mga nakapunta, hindi nyo pa nakita, pero soon magkakaroon yan. Then meron tayong display dito. Conference area, ito yung map natin. Ito yung BFG Offroad Center. By the way, nandito tayo sa HQ Plus. Ito na rin yung kauna-unahan BFG Offroad Center sa buong Pilipinas. Nandito tayo sa number 77. Tapos may yung main HQ natin nasa 65. Tapos yung Kingdom, KNK, Wheelworks, hanggang sa Mindanao, Autoworks, CP3, Pads Pro, then Silvo. Tapos cashier natin. Dito tayong magbabayad. Tapos nandito yung mga lines natin. VG, ARP, AC. So kung pag-akyat nyo dito, pwede nyo mag-testing ng mga lights nyo. Para makita nyo lang yan. Tara, dalhin ko kayo dito sa loob at makikita nyo sila na dito kumakain. Then pag-usapan natin na rin yung front view. Nandito na tayo ngayon sa waiting area, nasa second floor. Kung nasaan, nandito na yung Autobot crew kumpleto. Pakilala ko lang, Ernest, Bro Ernest, Bro CJ, Bro Dex, Bro Edward, Bro Mac, Charles, and desenya lang din sila. So yun, kain tayo at may pag-uusapan na tatayin niya lang dito. Ken, nandito ka na, Ken. Hintayin ka namin eh. Gutom na nga ako eh. Wala kasi magbabayad eh. Last year build natin to eh. Si Starfox and Druig. Guys, we are here sa lounge natin dito sa HQ Plus. Medyo chill vibe lang dito while we are transforming the rig. You are more than welcome to finish your work here. So tumambay lang dito. Shopping na rin kayo ng mga merch namin. Charge mo na kaya. Actually, itong Druig and Starfox. Druig, hindi Druig. Di ba Druig? Druig. Matagal mo na inaantay ito actually. Isa sa mga top pickup ngayon. Yes. Druig is Ranger Raptor 2021. Both. Then yung si Project Starfox naman is Hilux Conquest 2021. And what's exciting with this build? Pares ni Kumto all the way. Pares na sinabi Charles. This is a 2021. Hilux to all new. Edit pa tayo dito. Wala kang, until now, wala kang bolt-on ng mga Nikom bumpers. Since this is a two builds in one video, sino gusto yung pag-usapan muna? Starfox. Salamat, Starfox. Pag-usapan dyan na. Let's start talking about Project Starfox muna. Then we move on to Project Brewing. Ito yung bagong headlights eh. Pero pinalitan pa rin natin yung headlight nito, Pens. That's big natin. LED. And what's really exciting for this, hindi siya yung chapsuy na Nikom eh. Full pace. Hindi pa to lumalabas for 2021, pero we edited the bumper. Actually, matagal si Boss nagantay ng available bumper for latest na contest. Yes. Since gusto niya na talaga, pero hindi siya satisfied sa mga lumabas na bumpers. Tsaka talagang yung design itself, malalaman at makikita mo na talagang pinag-aralan. Kasi yung Nikom parang may uniqueness eh. Alam niyo ba, sabi parang artist yung mga Art on track. And Nikom is not available sa lahat, yes. It is exclusively distributed by our HQ and hindi siya available sa Australia ang order sa atin. Mm-hmm. Different countries sa atin ang order. But the owner is not really into business. He just loves what he's doing kasi meron siyang ibang friend yung bumper. Karaniwang tanong eh ito sa mga beginners. Pag ba nag-bumper, pag kailangan mag-suspension? At anong klaseng suspension ang kailangan gabit dito? Kasi ang dami nagtatanong din talaga.
Kung sakaling pag nag-bumper ba, ba't kailangan magpalit ng suspension eh? May usual question din, pwede rin ba akong magkapit ng suspension kahit wala pa akong bumper? Yun yung mga tanong nila eh. Pwede ka magpalit ng suspension kahit walang bumper, pero without load yung ilalagay. Kasi iba yung load rating ng with load tsaka without load. Yung with load for bumpers yun. Tsaka dapat alam mo yung mismong bigat ng bumper sa ilalagay mo. Yes. Kasi may ibang naka-lift na dyan, na naka 2-inch lift, nagtatanong, nagpapalitan pa sa pangilalim ko kung bumper. Kasi kumbaga, naka-design yung load capacity ng suspension na nilagay sa kanya for lift pa lang. Sa bigat ng stock, bigat ng backing on yun. Pero nagdagdag tayo ng weight eh. Kaya kailangan din natin nalagay yung spring natin na load eh. Para capable siya sa spring. Kasi hindi ito accommodate yes. The weight of the bumper. Kasi kung stock, stock, kung stock lang yan, tapayan. Yes. Tapayan. Tsaka sa Ford yan, yung bumper magbabigat, engine at ito. So technically, pagka yung papalitan yung stock suspension mo. Pero bro, harap ayaw yung rock boys mo ngayon. So yun nga, pag hindi tayo nag-upgrade ng pinaka-suspension na stock yan, possible nga, ma-work out yung pinaka-stock yan. Tsaka kahit naman yung stock suspensions natin eh, from CASA, based on personal experience ha, naglalabas tayo from CASA eh. Kinukuha natin from Bacoor, from Kanakalamba. Lakas! Siyempre! Lakas around! Going dito, ramdam mo talaga yung place niya sa highway na walang lubak tsaka sa normal roads natin dito sa Texas City na medyo bumpy. Kami mo talaga siyang body roll. So, upgrade ang ginagawa natin doon. Siyempre, number one is yung suspension natin. Yung nakalagay dyan kay Starfox is yung... Professor, which is... Pero with load. Actually, ito si Starfox too. Since day one, kinalit na yung propeller features. So, pinalit lang natin yung spring na sa with load. Pero yung with load mo, napilalit mo progressive pa rin, di ba? Progressive pa rin, yun yung ginagawa. And additional to that, yung progressive coils na yan, kaya niya mag-carry ng bigat na 80kg hanggang 150. Eh, yung bumper kasi about mga 80. Si full face kasi ito, so mga 80-85 yan. Plus yung ilaw, plus yung UVP, additional yun eh, additional sa bigat. Since nakalift na rin tayo dito, kasi sa recommendation talaga din natin is upgrade na si UCA. Ano ba, Starfox, ano tayo yung offender? Yes, nag-wait din natin siya. Propeller, upper control arm. Hindi lang dahil sa extended ball joint siya. Yung bilog ng upper control arm is mas wide siya. Mas wide siya. Connectado yan sa spindle. Hindi siya stressed out. It's more on clearance niya doon sa ball spring natin. Kasi pag sobrang nag-flexion, tatama siya sa ball spring. Doon nagkakaroon na nawawala yung halang yung bumper. Mapupulpul yung gulong natin na hindi siya para sa yung side. And once nag-umpisa yung pulpul, hindi pa siya mabilis yung mawawala na sa comfort ng driving, magkakaroon na ng ingay yung gulong, masasayang. And speaking about the wheel set in football, especially kung daily rig mo yan o galing ng tray, i-check na din lagi yung camber alignment. Maintenance yun eh, it's a proper maintenance. Sakyan yan, hindi siya pwede on the go na lang lagi. Additional expenses, pag nakabayaran. Guys, since nasa under chassis na tayo, napag-usapan na natin yung gulong, isa sa mga importante yung nagpapaganda sa overall look ng isang sasakyan is the sapatos. Ano bro, ano wheel set pinabit natin dito? Classic engineering siya. So, yung body lift na to, guys, ito yung makikita nyo, in between ng chassis at saka body, para siyang spacer. Pero guys, sa body lift kasi, we required na hanggang 2 inches lang maximum. Kasi 2 inches pataas, nagkakaroon na ng mga problem yan. Sa alignment, nagbabanat na yung mga wire. Lalo yung mga bagong rig ngayon, talagang medyo maselan sa, sa wire eh. Yung ABS, maraming umiilaw dyan. So, total of 4 inches lift. Ang mga ibang kapalit sa kinabit natin dyan. Okay. I-crit kit tayo, ng EDP, ng exhaust. So, exhaust. Isa sa mga magagandang tanong, kasi usually, kala ng karamihan na instead yung build is forma lang. Kaya upgrade tayo ng suspension. Tumaas siya. So, hindi natin siya binuopak ng literal na trail, pang trail, kasi hindi naman pang trail. Mag-light trail minsan, cable pa rin.
tayo sa mga ano nun, mga 16s, 17s, 17s. Bigas na yung 17s, but this one kasi ang gusto ni boss is syempre yung pogi, macho, but farm use. Kasi may farm si boss eh. Anong po? Standard po talaga. Ah, okay. Sarado! Yes! Guys, medyo nakalimutan natin ang dalawa yung pag-uusapan natin. So let's move on with Project Druig. This is a Ranger Raptor. Black to, no, Charles? Yes. Black, na naka-full name kasi. May from Casa rin yung Hilux eh. Lahat naman natin ng auto, alam yung Casa. Yes, Project Druig. Isa sa hindi natin na pag-usapan ng Starfox actually. Similar sila na Tri-Fold. But what makes it stand out para sa inyo, si Druig, sa mga ibang builds natin or compared to the Hilux? Well, parehas silang Nikom, pero magkaiba yung bumper ni Hilux sa kanila. Yes. Yung may Raptor, may talagang shouting sa loob. Nasarap niya na Raptor. Parang pinunit eh, no? Na, kala mo hindi bakal eh. Ay, yung isa kagandahan ni Nikom, hindi siya isa lang design. Kasi hindi siya per unit, pero yung ibang design. Anyway, ito si Boss actually, sa pinbuild niya na pagawa sa akin. Kaya, kumaga, pinapakita. Ano yung first ni Boss? Everest. Nag-umpisa si Boss, minor na, yung busi niya. Tapos sa pagkasi, pagkalit ng pagkalit si Boss, kasi nakikita niya yung ilang wala. Ang ganda full build yung Everest mo. This year, ano na, is Sergio. Additional to that, range capable na airbag compatible. Yan yung isang mamahalaga pagka may bumper. Kasi hindi tayo nagkakabit ng bumper at hindi tayo nagsasuggest ng bumper na para lang forma. Nagkabit na rin tayo ng additional lights dito kasi si Nikom bumper, bear lang yun. Bumper lang mismo talaga siya. Naglagay tayo ng KC. Flex lights. Rigid SRL na rin spreader. Then meron tayo additional lights dun sa baba ni KC. Nagprint na rin tayo ng headlights. Then yung stepboard natin, Nikom din. Rear bumper is Nikom din. Actually, lucky ni Boss complete yung kompleto yung mga eh. Hihira yun eh. Hihira yun actually. Dahil sa hirap natin yung lagawin siya. Low volume lagi si supply si Nikom kasi takes a lot of time. Rare, kumbaga rare. There are some parts na machine. Pero yung iba, ano-mano. Ano-mano talaga yung well. Pero you can still see how clean. Well, sa wheelset, ano nga kinabit natin dito? CJ, it's really CJ. Kinabit natin dito yung AMC na XD. Ano yun? 20 by 10. Starfox. Kasi may parang ngayon lang nakakita ng ganyan comfort sa mga niyo na next year after ang dami ng mga niyo. Parang medyo common na. Pero kung walang bago sa paningin ko eh. Kaya para sa akin si Starfox. Ikaw bro. Ako naman I go with Raptor. Kahit makahilak sa ko. Para dito sa dalawa na to, Project Druig ako. Kasi medyo lessened yung max niya. 35 lang. Doon tayo sa ano. Less is more. Then, tsaka simple lang kasi, bumagay yung pinaka wraparound na Nikom, tapos naka-backpick lang, walang foot prop, max and tires. Kanya-kanyang opinion ha, kanya-kanyang opinion para sa akin. Project Druig cover. Ikaw bro? Yeah, yun yung tanong. Yung tanong. Tanong ko. Bumalik sa akin ha. Hindi, depende. Para sa akin parehas eh. Parehas. Parehas kasi totoo lang pala sila stand. Paluling ka naman talaga eh. Hindi, may link talaga sa dalawa sa ito. Yan lang. Si Bro Mac na lang, si Bro Mac. Siguro sa akin, Bro Mac. Bakit? Mas Bro Black. You know why. Maganda yung ano eh, parang sa Spanish, yung Black and Blue. Mas gumaki kasi yung bumper niya sa lakad. Gumapad lang ito yung bumper. Ito yung matinti pa. Hahaha! Mali! Iiwas naman! Hahaha! Ang kama na pesa!
Ito, pagsabihin natin na si Dexter and si Dave. Para sa inyo, ano ba? Ikaw muna, Dexter. Pag sa tulog ko na ito si Ed, kalamugan po siya. Starfox talaga. Kasi yung type talaga, saka mas maganda rin. Para sa akin, yung Druig. Siyempre, mabilis, mabilis ko kaya. sa atin, more on ano eh, Project Druig. Pero tanong natin naman sa inyo, Andy. Ilan naman? Ilan naman yung buto? Ako, nalaman ako nila yung Starbucks eh. Lamang yung Druig. Eh, para sa akin, ano dito? Ay, ako, alam niyo naman, for Cowboy ako. Bala na yung mga bashers. Basta lang. Hindi ko sa point, basta ako mo ito nila ng interior. Pero not this one, Starbucks. Starbucks ako kasi ganda na tayo, ganda ng overall look. And hindi natin ini-expect to na magiging maganda yung bumper eh, kasi in-edit natin eh. Saka trending. Oo, pero it went out perfect. Tapos yun na, sumigat to sa Australia, sa Malaysia, sa yes. Vietnam. So, hindi lang to opinion natin and the owner eh. Na-appreciate siya ng iba-ibang lahi. So, I think we really did a good job as a team and yun. Ito na lang, kasi since nahirapan tayong pumili kung sino talagang pinakamaganda, sila na lang. Kayo na lang guys, comment ko dyan kung para sa inyo, kung sino yung pinaka-standout dito sa dalawa na to. Project Starfox or Project Druig. So guys, please enjoy Project Starfox and Project Druig.
quick shout out sa mga owners. Charles, sino sila? Si Sir Leo Mendoza for the Starfox and Sir Gilbert Ordonez for the Gilbert. Congrats po for having nice rigs and thank you for trusting us. Anyway, I hope you guys enjoyed the video. But please don't forget to like, share, and subscribe. And stay tuned for another quality builds.